po, marami po sa mga kaibigan ko dito, alam na nila na last year lang ako ng transfer, last sem na ako ng transfer dito. So galing ako sa ibang school. And I never expect na makakasali ako sa Voice of Youth. Wala akong alam sa AUP na kung ano mong bagay meron sa AUP, kundi basta gusto ko mag-aaral ako ng theology. Gusto ko mag-aaral ng pagpapastor. So, yun, nag-design ako na mag-aaral ng theology. At noong December, yun yung first time ko na makasama sa Voice of Youth. Unfortunately, naging parang sa akin yung impression ng Voice of Youth. So, yun. Dumating ulit yung March na tumawag ulit para sa Voice of Youth Eve. Sumali ulit ako. Then, unfortunately ulit, medyo pangat ulit sa akin yung dating ng Voice of Youth. Pero, natutuwa ako kasi dahil sa Voice of Youth, mas hinabol ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung humble person na ako ngayon. Wala makakapagsabi. Pero, natutuwa ako kasi dahil sa Voice of Youth, ito yung naging humbling experience sa akin. Una-una, natutunan ko na hindi lang pala ako dapat yung sentro ng gawain. Kasi noon, nakasama ako sa gawain, pero parang iniisip ko lagi, dapat magawa ko to, dapat ito gawin ko to, dahil gusto ko makilala ako ng mga kasama ko, gusto ko maging sikatao. Pero dahil sa Voice of Youth, natutunan ko na meron palang mga bagay na hindi ko kayang gawin, na nagagawa kahit yung mga first-timers lang. In fact, mga kaibigan, sa last Voice of Youth na nasamahan ko, marami akong naging kasama na first time nilang sumama sa Voice of Youth, pero ang dami kong natutunan sa kanila. And in fact, yung iba sa kanila, kakapasok lang ngayong SEM. They're not yet enrolled, pero sumali na sila sa Voice of Youth. So ngayon, yun yung natutunan ko sa Voice of Youth. Ito naman yung experience ko. Yung kami ng Voice of Youth sa Mindoro, isa sa hindi ko makakalimutan ng experience doon, yung ginawa naming ministry, actually nabanggit ko na doon sa PIC, yung ginawa naming ministry sa barko. First time in the history of my life na magsalita sa barko. Kaya alam mo yung buong barko, buong barko, nilipot namin yun, sa taas, sa baba, doon sa loob, nilipot namin yun. Kumakanta kami, pinagpag-pray namin sila. Nakakatuwa. First time na nangyari yun sa akin na gawin yun. And ang nakakatuwa pa yun, yung umuwi kami, ginawa ulit namin siya. Tapos pagbaba namin ng barko, may lumapit sa amin. Backslider. Ang sabi niya, taga-munting lupa siya. Ang sabi niya, babalik na ako sa church. Amen? Tapos, so yun yung pinaka hindi ko makakalimutan na experience sa Mindoro. Next naman yung sa Maytip. Sa Maytip, isa sa hindi ko makakalimutan na experience ay kung paano gumamit ang Panginoon ng mga tao na hindi namin ina-expect. Na, kasi 15 kami na members ng group with 3,000 pesos na budget for 2 weeks. 15 persons with 15 members with 3,000 na budget for 2 weeks. Kaya. By faith. So, pero no, hindi ko alam yung by faith. Hindi ko alam yung by faith doon na paano lumabuhay sa pananampalataya. Pero doon ko na-realize, grabe.
Alam niyo po mga kaibigan, hindi po namin alam kung paano nabuo yung 18,000. Amen? At alam niyo po, ang nakakatuwa, sumobra pa yung pera namin, nakapagpaprint pa kami ng t-shirt. Di ba? Ito may bagong audition. At, yun pala no, bago ko makalimutan, baka kasi makalimutan ko mamaya, dito na lang pala sa Voice of Faith ako nagkaroon ng sariling damit. Kasi po, yung mga damit ko po, galing lang po ito sa kuya ko. Yung polo ko, yung pantalon ko, yung sapatos ko, sa kuya ko ito galing. So, pag nakasama ko sa Voice of Faith, sa Evangelist, sa ganitong mga gawain, syempre may bagong katulad ito, may bago na naman body shape. Hindi may sarili ng damit. Nakapag-invest ng sariling damit. So, kaya, sabi ko sa inyo, sumama po kayo sa... So, ay, nakasama naman lahat. No? Sama pa kayo, para dumami yung damit. So, yun. Ngayon, nakakatuwa yung experience sa amin sa Maytem kasi siguro hindi ko nababanggitin yung pangalan ng church. First time po mga kaibigan na nagsasalita sa harapan na biglang sigawan ng member ng church. So si Kadanrap, alam niyo yun eh. Talaga si Kadanrap yung time na yun. Talagang yun. Pero alam niyo po mga kaibigan, doon po nasubok yung sabi ko, doon po nasubok yung humility. Doon nasubok yung patience. Na, alam niyo po, dahil sa ginawa namin na pagpapakumbaba, right off, hindi pa po tapos yung Voice of Youth, pinuntahan po namin yung tao ngayon na, alam niyo na, tinanong ako sa church. Pinuntahan namin, alam niyo po kung anong nangyari? Anong nangyari po ganito? Nagpasalamat siya sa amin na pumunta kami sa bahay nila. At alam niyo po, nagbigay pa po siya ng 5,000 para maging budget namin. Amen? Grabe! Yung ginanon ka tapos, yung pala, pag ganun, 5,000. Okay? So, nakakatuwa po. Tapos, alam niyo po, nakakatuwa po din mga kaibigan. Kasi ako po yung overall coordinator. Masyado po kasi ako, masyado kong goal-oriented na tao. So, dahil goal-oriented ako na tao, kahit minsan nasasagasaan ko na yung relasyon ko doon sa aking mga kasama, eh okay lang sa akin. Pero doon po na-realize, pangit pa lang. Dumating pa po sa point na buong isang araw, dahil nagtampo ko doon sa mga kasama ko, buong isang araw nandun na ako sa parto, natulog lang ako. Pero alam niyo po nakakatuwa, kasi after ko po matulog, confession, no? After ko po matulog, nagbasa ako ng devotion na po. Tapos yung nabasa ko po, about how to listen, paano makinig. At doon ko na-realize, kailangan ko palang pakinggan yung aking mga kasama. At marami po ako nagkatunan sa kanila. At alam niyo po mga kaibigan, kung meron po akong hindi po makakalimutang experience nung ako ay nung summer, yun po yung Goshen. At to after ng Goshen. Kasi po yung Goshen ay naging bahagi ng nagkaroon siya ng malaking impact sa buhay ko. Kasi, kalahin niyo po from December, tapos susumunod na Voice of Youth, tapos, one week before yung Goshen, puro birthday yung nangyari sa buhay ko. Puro birthday. Kalahin niyo po after yung Voice of Youth, umuwi po ako dun sa amin, sa bahay. One week ako nagpahinga dun sa bahay. Puro doon na sila ng TV, kala ko makapag-ministra ako sa family ko. So, nagkaroon ako ng malaking birthday pag hanggang pagdating ng Goshen. Pero, praise God po at naging malaking po yung impact sa akin ng Goshen. Marami siyang binago sa perspective ko sa buhay. At nakita ko po yung result nun, yung kami ay nag-Voice of Youth sa Bulacan. Alam niyo po, nakakatuwa yung nag-Voice of Youth kami sa Bulacan. Yung kami po ay nag-Voice of Youth doon, meron po doong lalaki, ang pangalan niya si Peter. Na kahit umalis na kami, pumunta na kami doon sa ibang lugar, sinundan pa rin kami para na magbabay ng start. At alam niyo po mga kaibigan, yung nakaraang linggo lang, o yung nakaraang linggo, tumawag po siya sa akin. Ako pa rin tumawag kasi nag-text sa akin kung pwede ba tumawag ako. Tumawag po ako. At alam niyo po, one hour kami nagtawagan.
pinag-studyahan namin yung pinsan niya na born again. Pwede pala mag-Bible study sa tawad. So nakakatawa, siya mismo ginagamit na para mag-Bible study indirectly doon sa kanyang pinsan. Nakakatawa. Tapos alam niyo po mga kaibigan, ang nakakatawa pa yung impact ng Voice of Youth. Kasi nakasama namin yung mga kabataan doon sa lugar ng Aklit, sa Voice of Youth. Yung naging impact niya po ganito. Yung umalis na po kami, nag-text si Kat sa akin, na nag-text sa kanya yung kabataan na yun, na nagsisermon na siya, nag-message na siya sa church. Amen? At ang ginagamit niya pong message ay yung mga dinidevotional namin sa kanila pag umaga. Ganun po kalaking impact ng Voice of Youth. At alamin po ang sabi niya, babae po siya. Ang sabi niya, gusto kong, siya ba nang sabi gusto ko? Siya ba nagsabi nung gusto kong mag-theology? Amen? Amen. At alam niyo po mga kaibigan, yung isang nakasama namin na hindi pa nag-aaral sa AUP pero nag-Voice of Youth na si Mia, may plano, no? May plano sa second sem, mag-shift, sana po pag-pray natin, mag-shift sa theology. Karayan yung mga babae na may theology. Eh yung mga lalaki dyan na, ano ha? Mag-theology na rin kayo. Okay? Tapos, yun. At alam niyo po yung isa pa pong nakakatawa na naging, na narealize ko po yung Voice of Youth namin sa Bulacan. Yung gamit ng prophecy. First time in my life na i-Bible study yung prophecy. Pero for 3 sessions lang, na binigay namin yung Bible study na ang gamit ay prophecy, nag-decide po na magpabinyag yung Bible study namin. So ganun pala katindi ang prophecy at doon po ako nagkaroon ng willingness na mas talong pag-aralan ng prophecy. Next, yung kami po ay nasa sa kulay na patpat, Bulacan din. Hindi ko po makalimutan din na experience ay yung may nawalan sa amin ng 600 pesos. Yun po yung sinabi ko sa kanila na alam niyo mga kaibigan, sabi ko, alam niyo mga kaibigan, kahit sa pinakahuling segundo ng gawain, gagawa, kasi last time na namin, umuwi na kami ng kinabukasan, tapos nawalan pa ng 600 pesos, sabi ko kahit sa pinakahuling segundo ng gawain, gagawa ang kaaway ng pinakamalakas na kapangyarihan para tayo ay sirain. Pero alam niyo po, sa ang pinaka-climax, pinarealize sa amin ng Panginoon yung mas malakas pa rin siya. Kasi inaumagahan yun, hindi man naibalik yung 600 na talagang dati, pero utay-utay na provide yung pera na yun sa pamamagitan ng iba't ibang tao. At narealize yung kasama namin ngayon kung gaano kapangyarihan, kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Next po, yung experience naman namin sa Aurora. So last na po yun. Ito po yung t-shirt namin sa Aurora. Isa po sa hindi ko makakalimutang experience sa Aurora ay yung ginawa namin ministry sa mga bata. First time in my life din na magturo sa mga bata. At hindi ko po makakalimutan doon ay yung isang bata na nagkangalang Juliet. Siya po ay may hydrocephalus. Yung puro tubig yung ulo. Talam niyo po ang nakakatuwa sa kanya. Tuwing pupuntahan po namin siya, pumupunta yung mga bata at na-experience niya na meron siyang mga kaibigan. At pag-aalis na kami, umiiyak po siya. Umiiyak siya. Umiiyak siya kasi alam niya na panibagong araw na naman yung buhay niya na wala siyang kasama, wala siyang kakwentuhan. Kasi nga, hindi siya kinakalaro ng mga bata. Siyempre, may hydrocephalus siya, hindi siya makatayo. Kasi yung kanyang paa ay baliko. So, ang dami niyang depekto sa ganun katindi yung resulta ng kasalanan. Na kung saan, na-realize mo doon kung gaano kahalaga ang bawat buhay ng mga tao sa paligid natin. At doon ko po na-realize na hindi pala dapat sayangin ang bawat segundo ng ating buhay. Kasi bawat segundo, merong namamatay na kaluluwa na hindi nakakatanggap ng salita ng ating Panginoon. At alam niyo po mga kaibigan, isa rin po sa hindi ko makalimutang experience namin sa Aurora, yung mga bago namin, yung mga first-timers, si Ate Harleen, si Marty, marami pa,
marami kayong mga first-timers doon, lalo na kaya Harley, natutuwa ako kasi sabi ko sa kanya, papunta pa lang kami, sabi ko sa kanya, Ate Harley, kasi graduate na po siya, siya po si Ate Harley, tayo nga. Yan. Graduate na po siya ng business management, tama ko? Yan. Graduate na siya, business management, no? Graduate na po siya, then first time niyang mag-join sa Voice of Youth. Sabi ko sa kanya, magsisisi ka, kaya na ngayon ka lang nag-join ng Voice of Youth. Magsisisi ka. E di, tinanto namin, after po ng Voice of Youth namin, 10 days, nagkaroon po ang appreciation night. Nag-testimony po siya. And in fact po, last week, nung nagkaroon kami ng testimony sa kabilang room, umiyak po siya. Yung nag-testimony siya doon sa Aurora, alam niyo po kung ano sinabi niya? Tinandaan niyo yung sinabi ko. Ang sabi niya, nagsisisi ako na ngayon na ako sumama ng Voice of Youth. At alam niyo po, tama po yung pagkakaraniwan niya, Harleen? Kahit nag-a-apply na po siya ng trabaho, mag-join pa rin siya sa Voice of Youth. Tama po ba, Ate Harleen? Amen? Amen. At alam niyo po, mga kaibigan, yung isang tao rin doon, hindi ko makalimutan si Martin. Siya yung lagi nag-o-open sa akin na marami siyang problema, marami siyang nararanasan na kasi gusto niyang umangat yung status ng pamilya nila. Gusto niyang parang payamanin yung pamilya nila. Siya ay medtech student. Then, dumating sa point na sumama siya sa Voice of Youth para lang mawala yung mga stress. Kasi, mga medtech student, nakaka-stress pa ang medtech. Yan. So, gusto niyang sumama sa Voice of Youth para mawala yung stress. At alam niyo po, ang laki nung may utang pa siya din sa NOB. Hindi niya alam kung makakapasok siya ngayon. Ngayong sem na ito. Graduating siya at running for honors. So, pinarealize namin sa kanya yung tinatawag na by faith. The just shall live by faith. Pinarealize namin sa kanya. Alam niyo po mga kaibigan, nakakagawa. Hindi niya rin ina-expect, unpredictable. Hindi niya ina-expect, pagdating niya dito, may nag-provide lahat kasama yung utang niya, nakapag-enroll siya. Amen po. At, alam niyo po mga kaibigan, dahil po sa Voice of Youth, doon po natutunan na tayo lahat ay kayang mabuhay sa pananampalataya. Isang experience po siguro para maging specific ako. Dumating po sa punto nung Voice of Youth namin sa Aurora, nasa ano kasi kami, loob kami ng multipurpose hall. Then, yung first night, pero yung mga sumunod na gabi, lumabas kami. Kasi ang daming tao, ang daming nagdadatingan. At alam niyo po mga kaibigan, dumating yung isang gabi na umulan. Ginawa namin, nag-pray kami, nakita namin tumitigil na yung ulan. Tapos nag-pray ulit kami, nagpasalamat. So, kinilig na talaga namin na dinilig ng Panginoon yung prayer. Paglabas ko, tumingin ako sa ulap. Pagtingin ko, madilim. Walang bituin. Sabi ko, pasok na tayo sa loob. So, pumasok kami sa loob. Alam niyo po mga kaibigan, natapos po yung gabi na yung hindi umulan. At ang daming tao na nandoon sa labas na halos hindi nila maintindihan yung lecture dahil nandun kami sa loob. Doon ko po na-realize na sabi ko, sabi niyo sa kasama namin, si Gajito, sabi niya, kaibigan, bakit tayo nag-doubt? Bakit tayo nag-doubt? Doon ko po na-realize na sabi ko, bakit pala nangangaral ako ang hina ng pananampalataya ko? At doon ko na-realize na kaya pala mabuhay ng tao sa pananampalataya. Doon ko lang talaga na napatunayan. At I hope na kung namumroblema man po ang bawat isa sa atin na meron tayong mga utang, meron tayong mga bagay na maaaring magkumadya sa atin sa Voice of Youth, kaya natin mabuhay sa pananampalataya. Ang pinaka-importante natin gawain, character building, at magdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Sana po ay sumama pa po kayo next time sa October at pagsama po kayo hopefully. Salamat po at hanggang sa akin. Okay.